So, ayan mga boss, sa mga nagtatanong kung paano ko 'to ginawa, ito, so plywood lang po 'yan mga boss. Ayan. Yung pag-haspi ko nito mga boss, step by step talaga 'yon. So, para may matutunan kayo. Wow! Kung paano ko 'to ginawa. Set it on. Gagawa po tayo dito ng hangin cabinet. So ayan, pinapasukan ko muna yun ng tubig, yung ating level hose. So ayan, para mag-level tayo dito mga boss. Gawa natin yan ng hangin cabinet. Ayan, paikot dyan. Tapos dito, working table nung dyan. Tapos may mga drawer din. At yung dito naman, gagawa tayo yung isang working table din. So ayan mga boss, nakaguhit na po tayo dito sa ating gagawin working table. Tapos hanging cabinet. Ayan. So kikita nyo mga boss, ayan, may guhit na yan. Ayan, papunta yan dun hanggang sa last na outfit mga boss. Ayan. Simple rin dito mga boss, ayan, may guhit rin dito. Ayan, nakalibel na po yan, hanging cabinet na yan. Ayan mga boss, papunta yan dun. Ayan. So ayan mga boss, nakalagay na tayo dyan. So hanggang dyan lang yung hanging cabinet natin mga boss. Ayan. So limang partition dito at dalawa dun. Perfect yung lapad, tapos yung haba niya 304 cm. So maglagay na tayo ng ano mga boss. So ito nakakating na natin mga boss. Ayan, nakakating na tayo dyan. So mayroong 50 cm, mayroong 40, mayroong 38.2. Mga boss, wala kang makita ng pinakuan dyan. Ayan. Wow! Kasi nasa gitna yung papa. Na gitna yung papa. Ayan. Ayan, pati sa kabila. Ayan. So, wala kang makita ng papa. So, gaya ng ginawa niyan mga boss. Ayan. So, nandito yung matulis mga boss. Mga boss, yung dito mga boss, yung partition na lang yung kulang. So ayan, nagdagan niya ng partition papunta dun sa taas. Lahat yan. So yung dito, ganyan lang yung forma niya mga boss. Yung dito lang yung lagyan ng partition. Tapos yung dito pala mga boss, ayan, ginuguhitan na siya. Ayan, papunta yun dun. Dun sa, hanggang dun. Sa may outlet mga boss. So dito. So hanggang dito siya mga boss. So ayan. So yung lapad nito 50 cm. Hanggang dito siya mga boss. Ayan. Papunta doon 50 cm din. Eskwala. So magiging working table din siya mga boss. Tapos ito yan. Ito. Merong drawer. Ayan. So 60 cm yung drawer. At tatlong drawer yan mga boss. Tapos yung dito. Ayan. Bakante. Bakante siya dito mga boss. Nasa 1 meter. Tapos dito naman, another drawer siya mga boss, 60 cm, pababa naman sa drawer. Tapos ayan,
Meron naman drawer dyan. Isa. So yan, nilagyan niya ng pako. So ipapakita ko sa inyo mga boss kung paano maglagay ng ano. Ayan mga boss. Nilalagay na yung pako una. Ayan. So binubutasan muna tapos lagyan ng kahoy mga boss. Ayan kahoy. Wow! Tapos ilagay na yung finishing nails. So ayan mga boss, papakita namin sa inyo kung paano ilagay yung plywood. So ayan mga boss, ilapat lang yan dyan tapos pukpukin siya dito. So lagyan muna ng stick wheel siya mga boss. Bago natin ilagay. Pangalawang apply na to ng kulit at mga boss. So ayan, so lihan na lang yung kulang dyan. Tapos yung sa dito mga boss, ayan, ginagawa na ng drawer. Samantalang sa taas mga boss, ayan, nagmasilya pa rin ng kulit at. So yung drawer mga boss, sa mga nagtatanong at naghahanap ng idea, so papakita ko po sa inyo kung paano siya gawin. Kahit basic lang yung ano natin mga boss, pagturo at least may share ako na idea sa inyo, so samahan niyo ako mga boss. Wow! Yung sukat ng ating drawer mga boss, nasa 57.5 cm. Ayan. So yung cutting natin dito mga boss, nasa 54.5 lang. So merong natirang 2.5 mga boss cm. So yung 2.5 cm mga boss, sa mga nagtatanong kung bakit hindi yan nasali, ganito po yan mga boss. So yung 2.5 mga boss, ito po yan. So sa drawer guide natin, ayan, 2.5. So yan po yung ipa-flash natin para magiging 57.5 siya mga boss. So ayan, tatanggalin lang siya mga boss. Tapos yung na part na yon, yun yung ilalagay doon. Pantay lang po siya dyan sa mga boss yan. Pantay lang po yan dyan. Tapos sa kabila naman siya mga boss. So ayan mga boss, kung baka nagtaka kayo kung bakit may clearance, so ganito po yan siya mga boss. Yung clearance na yan mga boss, maglagay pa tayo ng isang 3/4 dito na plywood. So hanggang dito yung plywood at mga boss, kantuhan. Kagaya dito sa isa na ginawa. So papakita ko sa inyo yung isa. So ayan, ganito yung magiging resulta niya mga boss, ayan. So maglagay pa tayo ng isang 3/4. Ayan. So kanina mga boss, ganito pa yan. Ayan. Ito yun mga boss. Oh. Ayan. So maglagay pa tayo ng isang 3/4 gaya nito para maging plus plus siya rin dyan. So ayan. Set it off. Thank you.
Tapos nga yung mga usa, mag-start na pala ako dito sa pag-primer. Ayan, ready na yung spray gun. So, kukuha lang tayo ng pintura doon sa ating lalagyan. So, tara mga boss, samahan nyo kukuha ng pintura. So, ayan mga boss, dito po yung mga pintura natin. Ayan. So, yung gagamitin natin mga boss, primer. So, meron tayo yung mga thinner. Ayan, matay na thinner dito. Tapos, so ayan mga boss, automotive lacquer, primer surfacer. So ito yung gagamitin natin mga boss, primer muna tayo. So ayan mga boss, nakalagay na po tayo yung newspaper dyan, ayan. Ayan siya mga boss. So pwede na po yan i-spray natin. So yun na nga, tapos na po tayo sa ating pagkukulay, pag-spray, ayan. So yung kulang nito, yung mga takip na lang, yan mga boss, ayan. So dito po yan, mga takip dyan. So tapos na po yan sa magmasilya, so mamaya primer natin yan. At saka yung mga drawer nito, at ayun, minamasilyahan pa dun. So, pa-primer pa natin yan mamaya. Kung tingnan mo yung balahibo mga boss mo. Kaulay green na din eh. Yan o. Yan mga boss, tatanggalin na natin yan. At kasi tapos na yung ating ginawa. So, yung kulang, yan na lang mga takip mga boss. Tatanggalin yan mamaya. Tapos, kasama doon sa mga drawer na yon. So, i-primer pa natin yan mga boss. Yan. So, yun na mga boss. Pinaprimera na po yung ating mga takip doon sa mga hanging kabinet mga boss. Ayan. So, yung mga drawer mga boss, ayan. Primer na din yan. So, pagkatapos yung primer mga boss, tsaka na natin kulayan ng apple green. So, pasok tayo mga boss. So yung dito naman mga boss, ayan, pinapalinisan ko na. Ayan. So tapos na po ito. So yung kulang nito, yung mga drawer na lang. Ayan, pinipinturahan pa. Kaya nalagay na yung mga punsel. So ayan. Ayos na ayos. Ayan, at tapos na po yung ating pagpintura. So, yan na po yung mga takip.
At yung mga drawer, ayun, nilagyan na ng drawer handle, mga boss. Ayan. So ito mga boss, meron na mga butas. Ayan. So binubutasan po yan. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano ilagay yung ating handle. So ayan mga boss, papakita namin sa inyo kung paano maglagay ng handle. Ayan. So ayan. Tapos yung drawer lock. Po. Ayan mga boss, papakita namin sa inyo. Ayan po yung ano, drawer lock. So ayan. So ganun lang po kayo easy yung paglagay natin dyan. Ayan. Wow! Yun, bubutasan lang siya. Tapos, yan, ilagay na. Tapos, i-screw yung pinaka dito niya. Ayan. So, dito, merong i-screw. Ayan, i-screw mo lang siya. So, ayan. So. At yung presyohan nito mga boss, ang presyo na itong drawer guide dito mga boss. Sa Wilcon ay 310 itong drawer guide natin, number 16. Drawer guide. So yung drawer lock natin mga boss, 99 pesos. At yung drawer handle ito mga boss, 114 yung presyo sa Wilcon ito. Ayan siya mga boss. So tapos na po yung ating isang, yung dito na naman kulang pa. So ilagay pa yung mga handle niya. Retouch na po tayo. Ayan. Tapos na po yung ating ginawa. So yan, may mga lock na siya. Ayan. So retouch na si ano, si Gustavo. Gustavo Gaming. Ayan mga boss. Tapos na po yung ating ayan, yung isa dyan na nag-repair. So ayan na siya mga boss, pas yung handle. Ayan. Tapos yung table noon, yan yung table mga boss. Yung table mga boss, dito yung favorite. Dito yung ilagay sa part. So ayan mga boss, tapos na po yung ating facility room mga boss. So, ayan mga boss, sa mga nagtatanong kung paano ko ito ginawa, ito, so plywood lang po yan mga boss. Ayan. Sa mga nagtatanong kung paano ko yung ginawa mga boss, may video po ako dyan kung paano ko yung ginawa. So, panoorin nyo lang po. Yung title nun, paano mag-husky. Ayan. So, panoorin nyo lang yun mga boss. So yung pag-husky ko nito mga boss, step by step talaga 'yan. So para may matutunan kayo kung paano ko 'to ginawa. Sana all.